judging by what's airing now, feeling ko 50% pa lang po yung nakikita nyo sa kwento ni Margaret. Well, of course, I'm very happy and I'm very flattered. Totoo naman po na I try to work hard and do my homework and know my lines and know the feelings. Pero sa totoo lang, it's sinuwerte lang ako na ganito yung set namin. It's very welcoming, lahat kami. We're really trying to do our best. And I think kita naman din na it's not just me, it's everyone is really leveling up for their roles. Yun, sinuwerte ako sa magagaling na scene partners, sa mga directors naming napakaklaro mag-explain kung ano yung gusto nilang makita. And sa bawat tao din po sa set na they really make us feel safe, hindi mo ma-feel na, ay, nakakahiya yung gagawin ko or ayokong puntahan yung ganun ka-wild kasi mukha kong ewan. Hindi mo ma-feel yun. Parang everyone is super teamwork. Sana po magkatotoo. Of course, sino ba naman may ayaw? Pero whether or not naman mangyari yon, I'm already very happy with the response on social media. Pati yung mga lumalapit lang sa akin when I go out, lumalapit sa akin sa mall na nakaka-connect sila, nafe-feel nila yung mga nararamdaman ni Margaret. So, masayang-masaya na ako doon, just making that connection. Yes, we're a super happy set. And behind the scenes, nagkukulitan kami, nag-aasaran. We eat together. We watch things together. We're always together. And then within the scenes naman, ang sarap din namin mag-teamwork kasi parang nandun na yung trust and ano, yung nagkakaintindihan na kami sa mga tingin kahit hindi mo na i-explain kung ano yung gusto mo mangyari or gusto mo iparamdam. It's a very layered show. Layered yung mga characters dito. Hindi siya parang, okay, ikaw mataray ka lang. Lahat binibigyan ng layers ng dahilan. And everything na nangyayari din sa loob ng bawat eksena, may mga layers din siya. So, bawat hinga, bawat lingon, tingin, galaw, may dahilan din. Ako, wala pa yun. Napakadami pa. Judging by what's airing now, feeling ko 50% pa lang po yung nakikita nyo sa kwento ni Margaret. Kahit ako nagugulat eh. Every time nakakakuha ko ng script and I see na napakadami pa palang i-reveal. Marami pa palang hindi pa na-reveal. And makikita nyo yung anger and pain and sadness and breaking down and building up again. From my perspective, feeling ko isa siya sa mga characters na hindi mo aakalain. So, I would either bet on Cleofe or Emil. Or pwede rin si Andrew. Parang ganon. Yung tatlong yun, yung top three ko. Yes, everybody! First of all, salamat sa lahat ng support. We're very flattered sa matataas na ratings na binibigay nyo sa amin and also sa napakagandang mga online reactions. We're so touched and we feel so fulfilled dahil sa inyo. Sana po patuloy nyo pong panoorin at abangan ang Royal Blood kasi napakadami pa pong mangyayari. Minsan pag nagbabasa po kami ng script, tumitili kami, parang, oh my God! Tapos minsan, nagmumura na kami kasi naloloka kami sa mga nakikita namin na mga future pang pangyayari. So, huwag po kayong bibitaw kasi kahit isang araw lang kayo mag-absent, ang dami nyo nang mamimiss. So, see you guys! Continue to watch Royal Blood and many thanks again. Thank you.